hindi ko kailangan umiyak, hingi ng simpatya ng maraming tao para maawa sa akin. Kung meron mang biktima dito at inosente, ako yon. Muling paghaharap ni Denise Cornejo at Vong Navarro hindi natuloy, naudlot ang sana ay inaasahang personal na paghaharap ng It's Showtime host na si Vong Navarro at dating modelong si Denise Cornejo, kahapon Martes, October 11, 2022, para sa unang arraignment at free trial conference sa kaso na isinampa ni Denise laban kay Vong. Ito ay matapos pahintulutan ng korte ang kahilingan ni Vong na dumalo sa arraignment sa pamamagitan ng video conferencing, kasunod ng kahilingan ni Vong, na hindi personal na pumunta sa Taguig City Hall of Justice, ay nagsumati naman ng petisyon si Denise na humihiling sa korte na payagan din siyang dumalo sa arraignment sa pamamagitan ng video conferencing o online. Gayunpaman, tinanggihan ng korte ang kahilingan ni Denise. Iniutos din ng korte na lahat ng kasama sa proceedings maliban kay Vong ay dapat personal na humarap sa korte, kaya naman tanging ang legal team lamang ni Vong ang humarap sa korte. Naghain naman ng not guilty plea ang korte sa ngalan ni Vong, matapos siyang tumangging maghain ng anumang pleas arraignment. Sa isang panayam sa press, ay ipinaliwanag naman ng attorney ni Vong, na kaya hindi naghain ng anumang pleas si Vong, ay para sa legal considerations. Ayon sa attorney ni Vong, meron pa man umano silang pending petition sa ilalim ng Supreme Court. Narito ang kabuoang pahayag ng attorney ni Vong, aniya, "He did not plead mainly because for legal considerations, because briefly, we have a pending petition before the Supreme Court, that is the reason, it's just that for the reason stated in our petition for review, which I will not discuss, we thought it more prudent than not to allow Mr. Vong Navarro to enter a plea of not guilty for him." Samantala, nagbigay din ng update ang attorney ni Vong sa kasalukuyang lagay ni Vong sa National Bureau of Investigation Detention Center. Sinabi ng attorney ni Vong na, bagaman hindi man maganda ang emosyonal na kalagayan ni Vong ngayon, ginagawa naman umano ni Vong ang lahat para manatiling matatag at positibo sa gitna ng kinakaharap niya sa ngayon.